Hello mga ka-MV! Ngayon ay itutuloy natin ang ikalawang kabanata ng Dark Fairy. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa aking mga susunod na uploads. Dahan-dahang minulat ni Liam ang kanyang mga mata. Sobrang manhid na ng kanyang buong katawan na kahit na anong sakit ay hindi na niya namalayan. Alam niya sa sarili niyang hindi na siya magtatagal. Nasaan si Lucas? Wala na, Ama. Mailan sa mga kasamahan niya ang nakabalik ng ligtas. Hindi na maganda ang lagay ni Liam. Batid ni Ali na hindi na din ito magtatagal pa. Hindi kaya ng kapangyarihan niyang magpagaling dahil sa kakaibang kapangyarihan ni Endora. Iyon din ang sinabi ng manggagamot. Naghalo-halo ang emosyon at matinding galit ni Ali. Gusto niyang umiyak, ngunit pilit niya itong pinipigilan dahil hindi dapat ito makita ng kaniyang ama. Hindi na ako magtatagal, Ali. Ipinatong ni Liam ang kanyang nanginginig na kamay sa balikat ni Ali. Makinig ka, Ali, anak ko. Isinilang kang may kakambal na pambihirang lakas. Sa takdang panahon, sana'y matutunan mong piliin ang kapakanan na nakakarami higit sa iyong sarili. Paano niya magagawang wakasan ang kasamaan nila Endora? Ni hindi nga niya magawang iligtas si Keira, ang kaniyang nobya. Ilang sandali pa ay kumapit ng mahigpit si Liam sa kaniyang braso at nalugutan na ng hininga. Hindi na napigilan ni Ali ang kaniyang emosyon. Niyakap niya ng mahigpit ang kaniyang ama at humagulhol. Lahat sa Encantasia ay nagnangis. Dinig din sa kabilang lugar ang panaghoy ng buong Encantasia. Ngayon na ang nakatakdang panahon upang gisingin ang Encantasia. Samantala, sa palasyo ni Endora, nagising si Keira sa loob ng isang madilim na silid. Nakahiga sa isang malapad na mesa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi niya magawang ikilos ang buo niyang katawan. Tanging ulo lang niya ang naigagalaw nito. Takot ang una niyang naramdaman, lalo na nang matuklasan niyang wala siya ni isang kasuotan. Gusto niyang sumigaw, ngunit kahit konting tinig ay walang lumalabas mula dito. Maya-maya pa ay bumukas ang isang malaking pinto at pumasok ang isang napakaamong babae. Ngunit kung titingnan ito mula sa kanyang mga mata, ay takot ang kanyang naramdaman. Nanlilisik ang mga mata nito. Lumapit ang babae sa kanya at sobrang takot niya nang makita niyang kinuha nito ang isang kutsilyo. Napakaswerte mo. Bulong ng babae na noon pala ay si Endora. Matagal na akong naghahanap ng katawan na sapat ang lakas upang makaya ang aking kapangyarihan. Lumapit ito sa kanya, itinaas ang punyal at muling ibinaba. Mabagal na pinaglandas mula sa muka pababa sa kanyang leeg, sa pagitan ng dibdib hanggang sa kanyang pusod. Hiningal sa takot si Keira, ngunit wala siyang magawa. Isa kang pambihirang nilalang, Keira. Panay na ang tulo ng mga luha ng dalaga. Hindi siya makapapayag na gamitin ito ang kanyang katawan, ngunit wala siyang magawa. Ama, Ali, tulungan niyo ko, sigaw niya sa isip. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang orasyon ni Endora. Nagsilabasan ang mga usok sa paligid at lumitaw ang mga kakaibang nilalang sa paligid nito. Sobrang puti ng mga mukha nito, ngunit maiitim ang paligid ng mga mata. May matatalas ng ngipin. Ang mga mata nila ay parang sa pusa at namumula ang gilid. Kulay ube ang mga labi ng mga ito.
Handa na kami sa ritual. Sumunod noon ay wala na silang sinabi pa. At ang tanging maririnig lang ay ang malalakas na ugong. Lumayo si Endora sa kanya at lumapit ang isang nilalang. Humiga si Endora sa katabi niyang mesa. Pinaliliputan siya ng mga kakaibang nilalang. Ang isa ay may hawak na punyal na nakatapat sa kanyang dibdib. Huwag! Sigaw sa sarili. Ramdam na ramdam niya ang pagtarak ng punyal sa kanyang puso. Mainit, mahapdi. Ngunit unti-unting nandidilim ang kanyang paningin. Nanlalamig ang pakiramdam. Naghihintay ang mga nilalang ng pagtigil ng kanyang hininga. Naging mabagal ang tibok ng puso niya. Mawawala na siya. Ngunit sa dahang-dahang pagkawala ng kanyang buhay, ay ramdam pa din niya ang matinding sakit. Panay na panay ang kanyang mahihinang ungol. Sa kabilang besa naman, kung saan nakahiga si Endora, ay may isang nilalang na may mahahaba at maiitim na daliri ang itinarak sa dibdib ni Endora. Bumaon ang buong kamao nito sa dibdib ng itim na engkantada. At nang hugutin nito ang kanyang kamao, ay nakatikom ito. Lumapit ito sa kanya at ibinuka ang kamay. May hawak itong itim na bato na halos kasing laki ng santol at may parang kung anong usok ang kumikilos sa loob nito. Inalis sa dibdib niya ang punyal at sa sugat na dinulot ng punyal ay doon ibinaon ang bato. Nakaramdam siya ng nakakapasong init na parang dumadaloy sa buo niyang katawan. Para siyang tinataglay nito. Sa paligid naman niya ay panay ang orasyon ng mga ito. Nakaramdam si Keira ng matinding pwersa sa kanyang puso na tumutulak papunta sa lalamunan niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sa unang pagkakataon ay lumabas ang nakalulunos na sigaw dahil sa ibayong sakit. Hindi na niya kayang tiisin. Mahirap labanan. Para bang hinihimay-himay ang kanyang pakiramdam. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at nagpatangay sa puwersang humihila sa kanya patungo sa kawalan. Sa oras na yon, ay tumigil na ang pagwawala ng kanyang katawan. Nanatiling nakahiga ng ilang segundo bago dahan-dahang kumilos. Nagmulat si Keira ng mga mata. Lahat ng sugat ay naghilom na. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay saka diretsyong tumayo. Unti-unting naguhugis ang mga ngiti sa kanyang mga labi at ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw ang isang matinis na halakhak. Taglay ang kaawa-awang katawan ni Keira ay patuloy ang pagtawa ni Endora. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Dark Fairy. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.